Hello guys, good morning. Dito ako ngayon sa Canadian Tire, pero tingnan nyo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na bibilhin ko na grapes. Ito siya, tingnan mo yung puno niya. So, hindi ko alam kung saan dito yung kukunin ko. Ito ba? O ito? Pero I think siguro ito okay na to kasi tingnan mo yung puno niya, malaki na. Next year, mamumunga na ito. Kaya kunin natin ito. Tapos, yung isa pa dito guys na gusto kong bilhin is yung blueberry na to. Tingnan mo yung blueberry, oh. Maliit pa lang siya pero mayroon na siyang bulaklak. So ilalagay ko siya sa paso. Tingnan niyo siya, oh. Ito yung blueberry. Oh. Tapos mayroon din ditong black currant na to. Yung bunga niya parang aratilis kung dyan sa Pilipinas. Pero maganda rin sana ito kaso hindi ko lang alam kung ano lasa nito. Ito sana maganda na siya kasi mayroon na siyang bunga. You know? Kaya hindi ka lugi ba na pag binili mo, hindi mo na siya iisipin na kailan kaya mamumunga ito. Kasi nakita mo na siya, once na magsimula na siyang mamunga, next year babalik na naman uli yan, mamumunga na naman uli. Kaya hindi ka lugi pag yan ang itanim mo sa paso o kaya sa lupa kasi sila pabalik-balik lang ang bunga every year namumunga na. Yan, kukunin natin yan. Tapos tingnan nyo guys, oh, yung strawberry dito, mayroong strawberry na maliit yan, mga strawberry yan sila pero hindi kalugi pag ang malaki ang binili mo kasi may bunga na. Oh, tingnan mo, oh. Ano, namumunga na, hinog na nga yung doon, oh. Parang gusto kong kunin yung bunga niya. Baka magalit yung tindera dito. O, tingnan nyo guys, oh. Ayan, oh. O, kita mo yan. Itong strawberry, ito, yung sanga niya, ganyan, gagapang yan, magkakaroon ng ugat. Kaya isang puno lang ang kailangan mo pag nagtanim ka, kakalat siya pag sa lupa mo sa tinanim. Pero pag nakaganyan lang siya, nakahang lang siya dyan, hindi siya dadami. Kasi kung ano lang yung available na lupa, doon lang siya. Tapos yung mga dito, mga tangkay-tangkay niya na mayroon ding ugat, hindi na yan mabubuhay, matutuyo na lang sila. Kasi mayroon akong ganyan sa bahay, eh. Pero itong kamatis, ito, sobra sa tubig kasi matured na siya ba, mataas na. Pero mahal pa rin ang presyo niya. Isipin niyo yung presyo guys, oh, 100 pesos yan, ha, sa isang puno lang. Kaya yung sinabi ko sa inyo kahapon na yung guys na yung isang paso doon natatamnan ko ng kamatis, siguro isang puno lang na kamatis ang kailangan ko, ito na siguro yun, kukunin ko na lang ito. Kasi dito naman sa lugar namin guys, utang naman lahat ito, pwede ka naman mangutang dito, eh. Gamitin mo lang yung card mo, tapos end of the month bayaran mo rin. Kaya kala lang ko na, tingnan mo yung mga bulaklak na mga rosas, oh. Ang gaganda nito. Kumaluwang lang sana yung lupa ko. Gusto ko sana tanim itong mga bulaklak na ito. Kaso, mayroon naman kami sa bahay, nasa harap ng bahay namin guys. Kung makikita nyo sa mga videos ko, mayroon kaming rosas sa harap ng bahay namin. Kaya, ipakita ko rin sa inyo kung anong klaseng o anong kulay ng bulaklak ng rosas namin doon sa bahay para at least may idea din kayo na, oy, maganda pala itong klaseng rosas na ito. Tapos ito guys, oh, gusto ko rin sana itong itanim. Tingnan nyo siya. Oh. Yan, oh. Masarap din siguro ang bunga nito, kaso ang problema lang, tingnan mo siya, oh, medyo bagging ang ano niya. So kailangan mo ng trellis dyan. Maglagay ka ng gagapangan niya. Eh kung sa tabing bakod mo sa itanim, baka magalit yung kapitbahay mo. Tapos yung itong cherry, oh, dwarf cherries daw sabi nila, oh. Pero yung sa akin, mayroon akong ganito din. Kaso pag lumaki na yung bunga niya, ibon naman ang nakikinabang. Tapos yung ito din yung ibang klase na daw blueberry, oh. Malaki rin sila, kaso hindi ko alam kung gaano kalaki ito. Pag tumangkad sila, baka mahirapan din akong i-ano sila sa maintenance kasi yung plano ko kasi tatanim ko lang sila sa paso. Tapos yung itong isa din, oh,
Ito, tingnan nyo ito. Black currant daw. Tingnan mo yung bunga niya. Oh. Yan, oh, parang duhat. Yan. Pero may bulaklak na. Kaya ito, pag ito ang mga halaman na tinanim nyo, pag tinanim nyo guys, hindi ka lugi. Kasi katulad ganyan. Oh. Ito, parang stunted growth lang siya. Parang hindi siya lumaki kasi sa paso siya eh. Pero ang kagandahan ng nito, may bunga na siya. So ngayon, para gumanda yung bunga niya, kailangan mo lang siya lagyan ng pataba dito para kahit maliit lang siya, ang importante, yung bunga niya lumaki. Tapos yung isa guys, oh, tingnan nyo yung kulay niya. Oh. Yan, dami oh. Ito yung bunga ng Red Lake na Red Currant. Tingnan mo. Parang hindi mo alam kung, yun lang ang problema kasi dito. Hindi ko alam kung ano lasa nito eh. Kaya hindi ako ano sa mga ganitong halaman. Tapos yung isang ganito, tingnan nyo ito ha. Ito guys oh. Sa Pilipinas, maraming ganito. Mga local natin na ganyan, yung pigs ba na tawag nila. Ano to? Yung sa atin, ito yung dahon niya. Pinapakain lang ito sa baka doon eh. Kaso, dito pala, kinakain palang bunga niyan. Tapos ito guys, tingnan nyo ito. Itong mga halaman na ito. Diba, nakita niya yan. Yeah. Ito mga halaman na ito, damo-damo lang ito sa atin sa Pilipinas eh. Pero dito pala, tingnan mo kung magkano presyo nito. Mahal ang presyo nito. Itong mga halaman na ito. Parang saging lang yan eh. Tapos tanggalin mo lang sa puno yung ibang saha niya. Tingnan mo, mayroon tayong pang banyo sa mga sakit-sakit sa katawan ba? Tingnan yung mga lampunaya. Oh, pero yung mga herbs yan. Tingnan mo yung mga halaman dito. Tapos ito, yung repolyo. Tingnan mo yung repolyo na yan. Oh. Kasi hindi ako ano dyan sa repolyo kasi pag nagtanim ka kasi yan, matagal. Matagal mo yan mapakinabangan. Tsaka every year, tatanim ka uli ng tatanim. Pero yung mga kamatis, tingnan mo yung kamatis guys. Oh. Yan, ganda oh. May bulaklak na. So pag binili mo siya, oh, tingnan mo yung sili. Oh. Uh-huh. Yan yung bell pepper, yung cucumber. Pag binili nyo siya guys, hindi kalugi kasi may bunga na eh. Kaya, so, kasi ito may talong din dito oh. Ito yung talong, oh, laki na oh. Yung kamatis oh. Tapos yung cucumber saka green beans. Yung ito oh, yellow squash spaghetti. Ito yung beets na, yung laman nito parang radish pero pula. Pero yung nakakaano talaga itong strawberry na to. Yung strawberry, hinug na. Ay, wala namang magagalit siguro, kurin ko to. Tapos ito pa isa, oh. Kurin ko yan. Ano, wala. Wala namang nakakita eh. Sama talaga ako. Hindi, katuwaan lang naman ito eh. Siyempre, kailangan mo magbayad pag siningil ka. Eh, ngayon, pag hindi ka pa siningil, eh, huwag mong pakita lang doon na kinuha mo. Masama talaga akong tao. Pero tingnan nyo guys, bulaklak talaga. O ganda talaga nitong rosas. Oh. Sipin mo, magkano kaya presyo? Yan, tingnan mo yung presyo niya. 1,000, 1,000. Oh, 1,000 pesos to pag sa piso ha. Pero makikita mo. Oh, yung iba namang itong klaseng rosas na to, guys. Pag namulaklak to, sobrang dami. Pero ang bulaklak niya sa puno lang, hindi sa ano sa dulo. Tapos magkakaroon lang siya ng sanga dito sa taas, ganyan, pataas lang yung sanga niya. Pero yung itong bulaklak niya hanggang sa ground lang siya malapit, hindi siya yung katulad ng ibang bulaklak na pwede mo siyang putulin. Eh, siya, parang ano lang sa lupa, mababa lang talaga siya ba? Tapos tingnan mo yung mga kamatis. Oh.
itong mga kamatis na to, guys, pag hindi ito naubos lahat, itatapon lang nila yan. Kaya sayang ba, kung maganda lang sana yung lugar mo, pwede mong itanim lahat yan eh. Kaso, wala din. Uy, saan na yung binili ko? Mukhang kinuha na yun ah. Dito yung kanina. Ay, ah, ito. Malikan ko na dito kasi. Tapos yung ito, guys. Gulay ito. Ito. Ginugulay ito. Ito. Yung stem niya lang ang kukunin mo. Yung itong tangkay ng dahon niya. Tapos ito. Raspberry, oh. Tingnan mo yung ano niya, oh. Yeah. Pero ito talaga, believe talaga ako dito sa blueberry na to. Kasi tingnan mo, ah. Ganyan lang sa katangkad, ah. Oh. Hindi kalugi kasi may bulaklak na. Yan. Ilagay mo siya sa paso. Kasama na itong, kasama itong, itong grapes. Tingnan mo, may sanga na siya. Tingnan mo yan. Oh. Sa ganitong kalaki na stem ng grapes, next year, mamumunga na ito. Ngayon, hindi pa alanganin siya kasi wala pa sang sanga eh. Katulad nitong isa, siguro, bago mag end ang summer, mamulaklak yan. Tapos, maharvest na siya sa... Uy, may dumaan na train. Grabe, ang tingnan natin kung anong laman ng nung karga ng train na yan. May dumadaan pala dito. Oh. Ang lupit, oh. Yan, oh. Ay, unang ko ng video yan. Tingnan mo, oh. Mahaba ang train na yan. Mga... ang hinahatak yan na siguro nasa mga 32 yan o 40 mahigit yung hinahatak niya kasi wala siyang karga eh. Yung mga hinahatak ng guys, mga laman, mga kahoy, yung itim na yan, krudo yan, mga krudo, mga chemicals, yung plastic na puti na yan, yan kahoy na yan, plywood, ganyan, tapos mga bakal, o tingnan mo mga daming kahoy, oh. Yun. Tignan mo. Pero, yara natin yung train na yan, guys. Kasi pag yan ang sinundan natin, hindi natin mahabol yan. So, naisip ko, itong paso na to, maganda siguro to sa blueberry. Itong paso. Ito. Kasi pag sobrang laki naman, baka hindi naman maganda tingnan kasi ilagay ko sa kanya yan eh. Kasi ganyan siya pag may lupa na. Ah, pwede. Pwede ito. Pero yung grapes talaga, itong grapes na yan, doon yan sa malaking paso na sinabi ko sa inyo kahapon, guys. Yung unang video ko. Yan. So, isang kamatis, isang grapes, isang blueberry, isang paso. Ayan lang muna yung uutangin natin dito kay Canadian Tire. Kasi itong si Canadian Tire, mabait to eh. Pautangin ka lang ng pautangin yan. Pero singilin ka rin pagdating ng katapusan. Tingnan nyo, guys, oh, parang gusto kong kunin talaga lahat ng strawberry dito. Maraming bunga, oh, nabulok na lang. Oh. Oh, nandito pala to, nagtatago lang pala dito mga yati na to. Oh, tingnan mo ito isa. Oh. Pero matabang siguro to kasi naulanan eh. Pero tingnan niyo yung black beans. Oh, yan oh. Kita mo, may bunga na oh. See? Tapos yung talong. Oh. Dalawang puno pala sila oh. Kaya, kaso itong talong na to, guys, malaking talong to. Yung hindi katulad sa Pilipinas na, alam mo, yung mahaba na talong. Yan, kasi mga parang tasa ba? Alam mo yung klase ng talong na parang tasa siya pag lumaki. Tingnan mo itong sili oh. Siling, ay hindi ko alam. Maanghang sigurong sili to, pero puno ng bulaklak oh. Dami oh. Grabe. Tapos yung isa, tingnan mo yung kulubot na sili na to oh. Pag ito siguro ang na lagay mo sa suka, nako, mag-usok-usok siguro yung dila mo. Tingnan pa pati itong sili na isa oh. Yan oh. Siling labuyo oh. May madaming bunga oh. Grabe. Yeah, tingnan mo. Tapos yung cucumber, oh. Tingnan mo yung cucumber.
may bulaklak na oh. Tingnan mo yung cucumber, oh, namulaklak na. Yan. Pero itong cucumber, hindi mo pwedeng ilagay yan sa paso kasi maghahanap yan ng gagapangan eh. Uy, malupit tong strawberry nito. Malayo kasi sa akin guys eh. You know, hinug na sana ako. Kunin ko na naman sana yan eh. Naku, magbito pala. Magsasawa ka. Tapos yung katabi nitong mga gulay dito guys, yung mga bulaklak naman dyan. Yung mga bulaklak na yan, yan ang gusto ng mga puti dito kasi every year, bibili ka ng mga bulaklak iba-iba. So hindi na yan babalik every year. Tapos itong nakalimutan ko pangalan nito eh. Itong nakita niyo, itong nakalimutan ko itong pangalan sa Tagalog eh. Pero maraming klase pala itong bulaklak na ganito. Tingnan mo, sa paso lang sa nilagay. Oh. Yung ano ba pangalan nito? Nakalimutan ko na ito. Tapos tingnan mo itong isang sili din oh. Oh, maliit pa lang siya oh. Mabunga na oh. Oh. See? Ayan, may bulaklak na oh. Oh. Hmm. Ayan, see? Kaya ito, green peas din ito. Itong green peas. Tingnan mo, may bulaklak din. Ay, hindi. Ito siya, oh. Gagapang yan, eh. Tapos, ibang klase na namang kamatis ito, oh. Tingnan mo yung kamatis na ito. Ayan. Ito, yung talong. Little fingers daw, oh. Eggplant, oh. Pero mayroon na ako kasi doon sa bahay. Kaya okay na yung apat. Tingnan mo talaga, oh. Nabulok na lang ang bunga niya, oh. Grabe, oh. Uhuh. Tingnan mo yung bunga niya. Pag binili mo, kasama na yung bunga. Tingnan mo naman. Grabe. Malupit. Makagala nga ako sa iba. Para naman ay makakita. Ito ang sibuyas din. Pero lanta na itong sibuyas kasi nagtaglamig dito eh. Bumaba yung temperatura sa 9 degrees. Kaya yung ibang halaman, yung mga ganyang klaseng halaman, ito may pakwan din sila oh. Yan o, pakwan o. Yan. Binili mo yan. Swerte mo. Kaya magbayad na tayo. Kasi marami pa kong gagawin doon sa bahay eh. Hanggang dito lang muna siguro itong video ko na to guys. So baybayan nyo. Itong isa pa pala ito guys. Ito ay remind, ano pa sa inyo ah. Ito sa Pilipinas guys. Baho-baho ang tawag namin dito. Pero dito, blaklak pala ito. Binibinta pala ito. Oho, tingnan mo. Yan. Pero tingnan mo itong, ito sa probinsya. Pula ang itim ang bunga nito eh. Yung prutas nito, itim. Pero dito, bulaklak lang pala siya. Tingnan mo. Oh, dami oh. Yan. Tapos ito naman oh. Pinaghalo-halo na yung, kalimutan ko pangalan nitong bulaklak na ganito oh. Marami oh, maganda. May dilaw, may pula. Iba-ibang kulay. Tapos yung nakasabit doon guys oh. Ano lang yan? Damo lang yan sa bundok. Itong yun yung nakahang doon sa ano eh, i-zoom ko. Makita mo yan, nakita nyo yan? Yan. Sa Pilipinas guys, damo lang yan sa atin. Pati itong saging-saging, itong saging tingnan mo oh, yan oh. Yan oh, bulaklak na siya oh. Yan. Tama mo? Ganun lang siya. Pero tingnan mo yung lapad ng lugar nila. Hmm. Tingnan natin ito, mga iba-ibang klaseng bulaklak naman oh. Yan, see? Mm-hmm. So, hindi ka magsasawa dito kung mahilig ka talaga sa bulaklak, guys. Ma-appreciate mo talaga itong lugar na to na oh, ganito pala to. Halos lahat ng bulaklak dito parang ayaw kong itapon pag ako dito. Sayang ito ah. Kaso sa dami ba naman dito ng sa dami ba naman na greenhouse dito sa Canada. Ang lalapad pa. Kaya yung mga yan, itong mga ito pag hindi tumabili, hayaan na lang nila sa sulok tapos hanggang sa matuyo na lang sila diyan. O kaya i-sell nila yan, no? Magmura yung presyo. So guys, dito lang muna itong video ko.
Subaybayan nyo na naman ako sa susunod na mga video ko para makita ninyo kung ano ba to, ano ba ang outcome nitong mga binili ko na to. Sana huwag kayong bibitaw para pag namunga ito, i-share ko sa inyo kung ano ba talaga ang experience ng makatanim ng ganito. So hanggang dito lang muna ako para makabayad na ako. Marami pa akong gagawin sa bahay eh. Sige, salamat.